Gio Halalon, masama pa din ang loob at may gustong patunayan sa Magnolia Hotshot dahil sa ginawang trade sa kanya papuntang Northport Batangbier. Gagawin niya daw lahat para manalo once nagkaharap nga daw ulit sila sa isang game. At Jackson Corpus, na imbitahan daw mag-practice dito sa Barangay Ginebra. Ano ang chance na mabigyan nga siya ng kontrata dito sa Barangay Ginebra? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito, mga ka-O-Sports. Pero bago nga ang lahat, pakisuportahan ang aking channel sa pag-like at subscribe. I-click ang notification bell button para lagi kayo ma-notify sa mga latest videos ko. Tara at pag-usapan na natin yan. Sa paglipat nga ni Gio Halalon dito sa Northport Batangbier, medyo malungkot nga itong si Gio nung nabalitaan niyang na-trade na nga siya ng Magnolia Hotshots, kung saan naglaro nga siya ng 8 taon. Ito din kasi ang nag-draft sa kanya way back 2016 at napamahal na nga siya sa koponan niya na yon. Lalo na daw itong sila Mark Baroka at Coach Chito Victulero na madalas siya nakausap pagdating nga sa mga set plays at sa loob ng court. Simula daw kasi noong 2016 ay sila na daw kasi ang mga kasama nito araw-araw sa practice game at malalim na din daw ang nabuild nilang samahan. Thankful pa din naman ito si Gio dahil nag-stay pa din siya sa PBA dahil nalipat lang siya ng koponan at Northport naman ang napuntahan niya. Alam naman niya na part lang ito ng basketball career niya dahil aware naman siya na pwede nga siyang matrade dahil nasa pinirmahan niya nga ito. Ganun pa man, mga ka-O-Sports, magiging motivation na lang ito para nga kay Gio dahil masakit sa kanya ang nangyari dahil feeling niya may pagkukulang nga siya kaya nga siya na-trade. Kaya naman ngayon dahil nasanay nga siya na third stringer nga siya ng guard position dito sa Magnolia, hinahanda niya na nga ang sarili niya dahil ginagawa na nga siyang main point guard ng NP at nakatutok na din ang offense sa kanya. Medyo nag-a-adjust lang siya dahil ang main role na nga nito ni Gio dito sa Magnolia kung saan nga siya nakilala ay ang pagiging defender niya. Tinanghal pa nga siyang best defensive player last 2023 dahil sa galing niyang dumipensa at nag-pressure ng kalaban para makakuha nga ng forced turnover. Kaya ngayon, mga ka-O-Sports, baka ibalik na nga din daw niya ang style niya dati sa Arellano kung saan main scorer nga siya ng team at mas mahabang playing time ang nakakuha niya. Unlike sa Magnolia dati, nakasabay niya sa posisyon ay itong si Napoli at Mark Baroka na kilalang scorer nga rin ng team nila. Pero yun nga, mga ka-O-Sports, may nagsasabi nga na malaki nga ang tampo ni Gio dito sa Magnolia franchise dahil nabalitaan niya daw pala na wala na raw siyang chance na makabalik nga dito sa kahit anong SMC team dahil sa sunod-sunod na violation niya dati. Twice na din daw kasi siyang na-involved sa ligang labas itong si Gio Halalon pero parang wala daw kasi siyang ginagawa. Kaya hindi pinapalagpas nga ito ni Boss Al. Kaya naman nilagay na nga siya sa NP na mukhang nagpapalakas na nga ng lineup ngayon. Hindi dyan na kasi sila Arvin Tolentino para maging contender na nga rin sila dito sa PBA. Alam nyo naman na parang sister company nga din ng SMC itong Northport, kaya madali na lang sila makakuha ng player doon at nakakapagbigay ng player sa kanila. Chance na lang din nila nga ito ni Gio na magpakitang gilas nga ulit dito sa NP para mapatunayan niya na meron pa nga siyang ibubuga dito sa liga kahit pa 32 years old na nga siya ngayon. Sa second topic natin ay simulan muna natin dito kay Von Pesmal. Dahil sa pagpasok nga ni Stephen Holt dito sa lineup ng Jeans, na nanganganib na nga ang slot ni Von sa lineup ng Ginebra dahil loaded na nga masyado ang number 3 position. Tandaan nyo, nandiyan pa nga itong sina Jamie Malonzo, Jeremiah Gray, Aljan Mariano at Ralph Ku. Kaya tingin ko may hirapan na nga siya makuha pa ng playing time dito sa Jeans. Lalo ngayon, mga ka-O-Sports, medyo maganda na nga ang nilalaro ni Ralph Ku. Nasasapawan na nga siya ng uso nito lagi, ah. Ilang beses na din kasi siya binigyan ng chance ipakita ang talent ni Von. Tila hindi nga siya consistent sa outside shooting niya. Ayun pa naman ang main strength nga ni Pesomal sa laro, ah. Tapos hindi pa nga ganun kaganda. Habang ito si Ralph Ku ay inaasahan sa depensa at ilang beses na nga din siyang tinanghal na best player of the game sa nakaraang conference. Kaya tingin ko, mas pinapaboran na nga ni coach ni Metong si Ralph Ku.
Maganda din ang flow ng offense kada nasa loob nga itong si Ralph dahil mas nakakaikot na maganda ang bola. Dahil alam niya kung saan siya pipwesto at parang hindi nga siya natataranta kapag nasa loob siya ng court. Sa pagkakalap ko din kasi mga ka-sports, ang priority nga ng Ginebra ngayon ay isang big man na pwedeng makapalit nga ni Japet at Isaac Go. Kaya naman itong si Jackson Corpus nga ang isa sa napupusuan ng Ginebra. Dahil energy player nga ito at kada pumapasok siya sa court, expect natin na maraming hassle player magagawa niya. Dati, bago nga siya malipat dito sa Magnolia mga ka-sports, ay maganda ang nilalaro niya dito sa Terra Firma Jeep. At halos double-double performance nga siya lagi doon kada game. Pero nung nalipat na nga siya sa Magnolia, naging limitado na nga ang mga minuto niya at hindi na siya masyado ramdam sa lineup dahil wala na nga siya masyadong playing time na nabibigay nga sa kanya. Pero ngayon dahil hindi nga na-renew ang kontrata niya sa Magnolia, napupusuan pa na siyang kuwain ng Ginebra dahil kilalang energy player nga ito tulad ng sabi ko kanina at naimbitahan na daw siya dito sa Ginebra practice. Kaya abang-abang na lang tayo if tuluyan yung pipirma ng kontrata itong si Jackson Corpus sa Barangay Ginebra.